Belsi, baka naman, oh. Sponsor, oh. What's up, guys? It's your bro, Ray! At nasa panahon tayo ngayon ng Kwaresma and at the same time, quarantine. Diba tamang-tama yung spirit of Lent o Kwaresma ay may spirit of quarantine. We should stay at home. Sa mabilis sa pagkalat ng coronavirus sa labas, ang dapat natin gawin sa loob ng bahay is to boost our immune system. Dahil pag malakas ang immune system natin, hindi tayo kaagad lalapitan ng virus o ng kahit anumang sakit. Kaya ang magandang gawin sa bahay, number 1, kumain ng prutas at gulay. Number 2, drink plenty of water. Number 3, exercise. Hindi mo na kailangan pumunta sa gym para mag-workout. Sa loob ng bahay, marami kang dapat gawin. Number 4, have enough sleep. And number 5, take vitamins. BLC, baka naman, oh. Sponsor, oh. Pero. Hindi lang dapat tayo maging physically fit, dapat spiritually fit din. At ang kaluluwa natin ay may immune system din. At yan ang tinatawag nating sanctifying grace o grasyang nagpapabanal. Nung tayo ay bininyagan, nahugasan ang ating kasalanan banan at napuspos tayo ng grasyang nagpapabanal. At habang lumalaki tayo, this sanctifying grace will either increase or decrease. Kapag hindi natin sinusunod ang ating mga magulang, bumababa ng bumababa ang sanctifying grace sa kaluluwa natin. At kapag ito'y bumaba ng bumaba, dito tayo mas lalapitan at kakapitan ng sakit. At itong sakit na to ay mas matindi pa sa coronavirus o kahit na anong klaseng salot. Walang iba kundi ang kasalanan. Kapag kinapitan ka ng kasalanan, magkakasakit ang iyong kaluluwa at unti-unti ka nitong papatayin. Pero huwag kang mag-alala, confession restores sanctifying grace in your soul. Sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan sa kumpisal, dadali muli ang grasya. Kaya lang dapat itong panatilihin boosted para hindi ka muling kapitan ng kasalanan. Number 1, Holy Mass boosts sanctifying grace in our soul. Sa tuwing tayo ay nagsisimba, nag-i-increase yung sanctifying grace o yung grasyang nagpapabanal sa ating kaluluwa. Kaya kahit nasa bahay, dapat kayong magsimba. Number 2, Christian prayer. Panalangin sa umaga, sa gabi, at bago matulog ay nagpapalakas ng grasyang nagpapabanal. I-download nyo itong Divine Office o yung iBravery and it will give you the prayers for the day. Number 3, scriptural reading. Kailangan nyo kumain ng salita ng Diyos. Magbasa ng Ebanghelyo o mga buhay ng mga santo ay natutulong para magpalago sa iyong pananampalataya. Number 4, Eucharistic Adoration. Kailangan mong mag-spend ng time alone with God in front of the Blessed Sacrament. And since bawal tayong pumunta sa simbahan at we just need to stay at home, mag-prepare tayo ng altar, crucifix, sindihan natin ang kandila, we lock our door, at makipag-usap tayo sa Panginoon. At pakinggan din natin yung kanyang sinasabi. And number 5, pray the rosary. Sa pagdarasal ng rosaryo, para kayo naglalakbay sa mga misteryo sa buhay ng Panginoong Hesukristo at ng Mahal na Birheng Maria, na siyang gumagabay at nag-aakay sa atin patungo sa kanyang anak. So guys, kapag ginawa niyo yan, hindi lang physical body ang pinapalakas niyo, pati spiritual health niyo rin. Kaya't kung papaanong pinag-iingatan mo ang iyong katawan laban sa virus, mas lalo mo dapat pag-ingatan ang iyong kaluluwa laban sa kasalanan. Dahil ang katawan ay pangsamantala lang, ngunit ang kaluluwa ay pang magpasawalang hanggan, walang hanggang kaligayahan, o walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ay magpakailanman.